Makakausap po natin si Sir Christian Punla. Right. Ang kanya pong reklamo ay ang Palawan Electric Cooperative. Patay sindi po ang ilaw nila diyan sa Palawan. Sir Christian, magandang umaga po. Magandang tanghali. Magandang umaga po, Sir Yapi. Okay. Sir, nagpi-feedback, pakihinaan po siguro. Baka meron po kayong monitor para hindi po mag-feedback. Alright. Ah, okay. Ayan. Ayan. Okay. Sir Christian, saan po sa Palawan kayo? Saan po yung eksaktong lugar? Sa Puerto Princesa City po. Puerto Princesa? Yes po. Okay. Matagal na po yung problema dyan sa Puerto Princesa na yung patay sindi yung ilaw, ibig sabihin brownout, madalas? Madalas po, Sir Yapi. Siguro po sa isang linggo po, Sir Yapi, nakakadal tatlo or dalawang beses po mag-brownout po. Tapos yung balik po ng kuryente, matagal din po. Yung iba po naman po, halos kinabukasan na po bumabalik. Tapos kadalasan din po, yung kuryente po, magbubukas po ng umaga, papatay ng tanghali, bubukas na naman po ng hapon. Medyo po nakakasira po kasi ng appliances yung therapy. Correct. Wala po ng abiso sa inyo na magkakaroon ng power interruption beforehand? Nagkakaroon po sila ng abiso pagkatapos na po mag-brownout. Halimbawa po nag-brownout po sa therapy, ganun po. Saka po sila mag-a-advise sa page po nila na nag-brownout po, ganito po, ganun. Ay, late na. Sisira na yung mga appliances ninyo. Marami pong case na ganun, sir. Nasisira po yung TV kasi nga po, patay sindi po. Especially po yung mga TV po na naka-flat screen po, sir, api, ganun po. Yun po yung nagiging problema. Tsaka yung mga nagmo-module po na estudyante, ganun din po yung reklamo, sir, api. Halos taon na po eh. Taon na po talaga yung problema na to, sir, api. Ilang taon na po, sir? Sa pagkakaalam niyo. Simula pa nung bago pa pumaupo si Pangulong Duterte, ito na po talaga yung issue. Actually, nung pumunta po dito si Pangulong Duterte, Sir Api, way back 2016, pinuna niya rin po ito, Sir Api, itong paleko na ayusin po yung kuryente po, yung daloy ng kuryente nga po, kasi isa po ito sa mga nireklamo ng residente nung pumunta po si Pangulo dito. Okay. Pero hanggang ngayon, Sir Api, wala pa rin po talaga. Ganun pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin. Okay, sige po. Sandali po, sir, nasa linyang telepono si Claire Guluda, spokesperson ng Paleco. Miss Claire, magandang umaga. Yes, sir. Magandang araw po. Good morning. Mayang nga timprano. Opo. Thank you po, ma'am. Ma'am, mismo si Pangulong Duterte pala noong 2016 pa, nagsabing ayusin yung problema. 2021 na ngayon, wala pa rin pong solusyon sa patay sindi na ilaw at brownout dyan sa puerto? Sir, with due respect po, when I'm still in media, problema na po talaga yan. Oh. At napag-alaman po natin yan nung ako po ay lumipat dito sa Palawan Electric Cooperative at nahira nga po na pansamantalang tagapagsalita po ng ating kooperatiba ay nabigyan po ng pagkakataon na mapag-alaman natin ng tuwiran kung ano nga po ba yung kooperatiba, Sir Ralphie. Okay, ano nga po bang problema, ma'am? Yes, sir. Ang bawat po power interruption ng ating pong kooperatiba, ng isang electric cooperative, ay mayroon pong dalawang kadahilanan. Ito po yung unscheduled at saka scheduled. Ito po yung sinasabi ni Sir Christian na kami po ay nagpo-post after dahil yun po ay mga hindi natin inaasahan na pagkawala po ng daloy ng kuryente sa isang particular na lugar. Okay, ma'am, at, sorry, ma'am, ano talaga ang reason bakit nga po, direct to the point na po, ma'am, ano yung the root of the problem, bakit po nagkaka-brown out? Tatlong dahilan po, Sir Rafi, kapag tayo po ay nagkakaroon ng power interruption, either distribution, generation, at gayon din po ang mismong sabi nga po ay distribution, generation. Yes, so, how would you solve that problem? Kasi it's been a while na, ma'am, 2016 pa raw. So, bakit hanggang ngayon po, hindi pa rin nabibigyan solusyon yung problema? O sige, distribution, generation, kung ano pa yung pangatlo. Pero, ma'am, you have ilang years? 6 years para isolve yung problem. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin susolve? Nako, Sir Rafik, with your respect kay Sir Christian, marami pong ginagawa ang ating Palawan Electric Cooperative. Tulad ng? At kung siya po ay ating isang kamay-ari, ibig sabihin siya po ay nakaalam po ano po yung kabuang takbo ng isang kooperatiba, marahil po ay kanyang maunawaan ang bagay na ito. No, ma'am. Ang naunawaan lang po nila is sila po ay nagbabayad ng tama. Therefore, they are expecting na
kailangan tama rin po ang binibigay na serbisyo sa kanila, tama rin po dapat ang supply ng kuryente sa kanila at hindi dapat nagkakasira yung kanilang mga appliances. Yan lang po yung naiintindihan nila. Yes, sir. Kaya po iniimbitahan natin si Sir Christian at amin pong ipinapaunawa kung ipapaunawa po sa kanya kung ano po yung dahilan. Ma'am, di ba sinabi niya na po, generation. Okay. Yes, sir. Ano pa yung isa? Distribution. Distribution, ano sir. Pa yung pangatlo? Ito po yung sa ating pong transmission, sir. Transmission. Kaya nga yes, po, sir. You have so many years to solve those three problems. Bakit hindi nyo po magawa ng paraan? Kahit pa sabihin natin, sampu pa yung problema niyan. Pagsamasamahin nyo po yan. Bakit hindi nyo po mabigyan ng solusyon? Ilang taon na po yung problema niyan? Ay, Sir Rafi, patuloy po ang pagsisikap ng ating kooperatiba. Ang distribution lamang po ang sakop ng ating Palawan Electric Cooperative. Beyond our control, ang generation po, sir. Okay. So, may problema sa generation. So, meron kayo ituturo na ahensya or kumpanya. Yes, sir. Yan po ang generation. Yan po yung ating mga power providers. Kapag katulad po ng kagabi, baka isa rin okay. po si Sir Christian na karanas ng total blackout. Then, ma'am, talk to the power provider. Sit down with them. Kung kinakailangan ng mediator, then you go to your politician, you go to your congressman, you go to your governor, to your mayor na para mag-intervene in your behalf, in their behalf. Anong ginagawa ng mga politiko nyo dyan? Opo, sir. Ilang beses na po kami nakipagpulong sa ating mga lokal na pamahalaan, panglalawigan. Paano po sinabi ng mga lokal na pamahalaan? Marami pong mga solusyon na kanila pong inilalapat. Dangat na lamang, sir, dahil kami po ay umaasa lamang sa capital expenditure. Hindi po kaagad namin makukuha kung ano po yung nais nating positibong pagbabago sa isang electric cooperative, sir. Okay, so therefore, ma'am, I hear you na ginagawa nyo ng paraan. Ma'am, kailan nyo po may papangako sa taong bayan ng puerto na magkakaroon na po ng permanent solution sa problema nila? Sir Rafi, kailan po? With your respect po, sa 121 electric cooperative sa buong bansa, pare-parehas po ang dinaranas nating issue. Ang pagkakaroon po ng tuwirang unscheduled power interruption, sir. Ma'am. Okay, may nakausap po akong lugar, I think it was Oriental Mindoro or Occidental Mindoro, was it Occidental Mindoro? Ang kanilang problema is generation, yun sa power. So, nakausap po namin yung Napocor, kailangan lang daw taasan yung kanilang megawatts at meron na sila application sa ERC, Energy Regulatory Commission. Tinulungan po namin at ngayon, mabibigyan na po sila ng additional megawatts, then that would solve the problem. In your case, ma'am, wala kayong sinasabing definite na para ma-solve talaga yung root of the problem. Ang sinasabi niyo palagi, generation. Ano ba yun sa generation? At sir, ang generation po, Sir Rafi, ay ang ating po mga power provider. Kaya nga, then kinausap niyo na ba yung power provider? Tinanong niyo na ba sa power provider? Yes, sir. At kasalukuyan po kami ngayon po na ang ating pong back, ang ating pong ano pong sabi ng power provider, ma'am? Ano sila po yung magdadagdag po kami ng kapasidad at kapabilidad para po maitaas ang supply ng kuryente. Okay. Pero pwede mo natin tawagin yung governor? Pwede mo natin tawagin yung congressman ng Palawan? Can we call the congressman? Kasi yung sa Oriental Mindoro, masosolve na natin because we talked to the congressman, congresswoman. I think nakausap natin yung isang congresswoman doon. So I think we have to talk to the congresswoman or congressman kung sino man yung... Ma'am, may balita kasi yes, kami. Sir. Correct me if I'm wrong. May balak daw kasi magtayo dyan ng coal plant. Coal plant. Tapos ngayon, nung hindi matuloy-tuloy at hindi pumayag at nireject, karamihan doon sa mga estudyante, nireject yun, yung mga estudyante, mm-hmm. ng mga scholar, pinagtatanggal yung scholarship. I'm not referring to you, ha? And then, ngayon, sinasadya para mapuwersa na magkaroon ng coal plant na dyan. I beg to disagree with that kind of issue, Sir Rafi. You disagree? Opo, okay. Yung bagay po na yan ay hindi po sakop ng ating kooperatiba. Kung yan man po ay takbong politikal, hindi po natin nasasakop ang bagay niyo. Sino ba ang pinaka-head po ng inyo pong kooperatiba? Meron po kami ngayong bagong talaga, acting general manager mula po sa National Electrification Administration. Sa katauhan po ni Ma'am Bienvenida Tungol.
At nung isang linggo lamang po siya, naupo bilang aking general manager. At ito nga po, ako ay binigyan po ng abiso okay. na para sagutin po kayo. Guys, can we talk to ano? Di ba itong sinabi ko? Can we talk to the governor? Or to the congressman? Kasi this politician should do something. Di ba? May magagawa itong mga politiko kung gusto yun talaga nila. Kasi, do you agree with me, Ma'am Claire, na may magagawa yung mga politiko ninyo dyan kung gustuhin? Tama? Opo, para matulungan dahil, kayo? We are political animal at kinakailangan po natin yung kikik at political animal. Wala po sa ating kaya, ma'am, ito yung sinasabi ko, ma'am. Malaking tulong po yan, sir. Correct. Ito yung sinasabi ko eh. Kung sino man yung congressman dyan sa puerto, all or he or she has to do is ipatatawag sa Congress yung power generation, napokorba yan, ipatatawag kayo, at kung sino-sino pa mga Poncio Pilato doon sa Congress at pagpapaliwanagin at alamin kung ano talaga ang root of the problem, in aid of legislation, mag-iimbestiga. At trust me, magkakaroon ng solusyon yan kung gugustuhin. Diba siya, ma'am? Lalo pa ito, yes, ma'am, kawawa itong mga taga-Palawan, eh. Pero sir, meron po tayong power block sa ating pong kamara sa House of Representatives at yung AP Party List, yung Philrite sa Akupatayan at Recoboda ay pinututukan din po ang mga bagay sa ating pong mga ACs, Electric Cooperative. At isa po ang Paleco sa kanila pong tinutulungan. Tangat nga lamang si Rafi ay talagang medyo mahirap pong kumilos sa pagkuponda at pagbibili po ng mga karampatang kagamitan para pag-upgrade dahil po sa kasalukuyan po nating sitwasyon ngayon. Lalo na po, karamihan po sa amin ay naka-work from home. Ang mga lineman lamang po natin ang nasa field at ilan po, yung customer welfare desk po namin ay nasa work from home din. So, ganun po ang sistema. Pero pagdating po sa pagpupondo, meron po tayong capital expenditure para ma-avail yung mga bagay na ito. Dangat lamang po, ito yung nakaka-hamper para po ma-push at ma-implement siya. Ma'am, okay. Well, it's up to you kung saan yung kukunin yung pondo. Ang mahalaga rito, ma'am, yung po mga consumer ninyo, mga customer ninyo, nagbabayad naman ng tama, eh dapat meron na kayong naipon na pondo na para pambili ng mga kagamitan, pang pa-upgrade ng mga equipment ninyo pag dumating yung time na tulad nito, na hindi na kayo aasa pa sa gobyerno na para mag-loan or mag-aantay pa hanggang sa dumating yung milagro na all of a sudden, mawawala nila yung problema. Di po ba, ma'am? Do you follow? Yes, sir. Opo. Ang ating pong electric cooperative ay umaasa lamang po sa CAPEX mula po sa subsidiya ng ating pong pamahalang national therapy. Okay. Sige, ma'am. This is what I'm gonna do. Ikaw po ay messenger lamang, so I'm not gonna shoot the messenger. Hindi kita i-blame sa mga problema yan. Ine-echo mo lang po kung ano mga sinasabi sa iyo ng mga nakakataas sa inyo. But anyway, opo. Ito na lang po, ma'am. You listen. Sir Christian. Yes, sir. Yes, gaano katagal na yung problema ngayon dyan sa inyo? Taon na, sir. Bago pa pumawa po ang ating Pangulo ngayon, sir. Si Pangulong Duterte. Okay. At ayan po, narinig po explanation. Nagtuturoan na po sila. Oh, yun nga, sir. Ang concern ko lang din po kasi, sir, yung mga lineman po ng Paleco. Mm-hmm. Na, yun nga po, akit baba po sa poste. Pag may nasisira, buhay po. Tapos, yun nga po yung parang yung nasa taas po, sir, is parang hindi po talaga nagbibigay ng magandang servisyo dun sa baba na kung saan sila po yung kumikilos para ayusin yung daloy ng kuryente. Mm-hmm. Na kung sana po, kung maganda po sana yung mga equipment o kagamitan na ginagamit ng ating mga lineman, hindi na po sila pabalik-balik sa taas. Na sobrang mm-hmm. delikado po, lalo po pag naulan. Oh, yun po, yun din po yung isa sa mga concern ko, sir. So, yun po. Salute po ako sa lineman ng Paleco. Yun nga lang po yung management, yung nasa taas po. Yun po talaga yung kita niyo, ma'am, Ma'am Claire, may nagmamalasakit sa inyong mga lineman. Yes, sir. Opo. Ang hirap salamat ng po. Buhay nila. Pero yung mga nasa taas, yung mga AGM, kung sino-sino pa mga matataas ang rangko, mga opisyal dyan sa inyong kooperatiba, eh hayahay sila, nakaupo sa kanilang air conditioning room at sumasahod ng malaking pera at mga bonus. Di ba, ma'am? Tapos, tapos naghihirap yung Paleco, hindi makabili ng tamang mga equipment pang-upgrade itong resulta. Brownout palagi. Di ba? Sir, may message po ako para kay Sir Christian. Sige po, go ahead.
Sir Christian, if you have time, you can sit with me sa ating po Member Services Department. I'll wait for you on Monday. Yan po ang work from office ko. I can talk to you at hanggang maunawaan mo. Pero nararamdaman ko yung nararamdaman din ng ating isang kamay-ari. If you really a member, consumer, owner of Paleco, nauunawaan mo po ang bagay na ito. Ang ating pong substations ay ongoing na. At gayon din po ang ating SCADA. Sir, hintayin lang po natin maipatupad ito ni Paleco at mararamdaman po natin yung pag-island mode ng ating pong Puerto Princesa sa poblasyon. Kung sakali pong mayroon pong mga blackouts na nararanasan po tayo. Right. Yan po, sir, yung unscheduled okay, sige. Power. Ma'am, sige, antayin na lang. Sige, mag-antay. Itinanong ko na kanina. Ayaw kong bumalik tayo sa... Ma'am, I don't want to go back to from scratch na... Tatawin ko ulit sa iyo kailan. Sabi nyo, antay na lang. Anyway, this is what I'm gonna do, Sir, Ma'am Claire at Sir Christian. Mamaya po sa Wanted sa Radyo, subukan po namin tatawagan na inyong mga politiko dyan para doon tayo kukuha ng update. Tatawin natin sa kanila kung ano mga pinanggagawa nila. Fair enough? Ma'am Claire? Apo, sir. At Sir Christian? Sir, salamat po. Yes po. Sige po. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Salamat, sir. Happy. Thank you po. Kasi alam ko po talaga, yung mga politiko nyo dyan, may magagawa talaga kung gugustuhin nila. Okay. Meron nga mga probinsya, Ma'am Claire, for your information, na yung pong mga politiko nila, ang mismong kumilos na para matigil na itong mga brownout, patay sindi, na mga problema sa kanilang lugar. Si Governor ay out of the country. Okay? Sige. At ito yung panawagan ko palagi, sinasabi ko. Kayo pong mga botante, okay, lahat ito, hindi lang sa Palawan, sa lahat. Kapag nakita nyo po yung inyong mga politiko, walang ginagawa sa inyong mga problema na matagal na yung problemang dyan, nagaganap sa inyong lugar, sibakin yung politiko nyo, magboto kayo ng iba. Next, next, next. Anong nangyari kasi, pinatatagal nyo, nagsisilbi dyan ng 9 years, tapos papahinga lang, ilalagay ka mag-anak, and then another 9 years, kung minsan ang may problema din, yung mga botante. Kasi nagpapauto sa mga politiko na magaling manguto. Yan lang po ang opinion ko. Hindi lamang po sa Palawan, I'm referring sa buong bansa. Sana kayo mga politiko, pinangako niyo po sa inyong mga constituent na gagawin niyo lahat para makatulong sa kanila sa problema, serbisyo publiko, and yet, pag nakaupo na kayo, nasaan na kayo. Salamat po sa inyong dalawa. Mamaya po, subukan namin sa Wanted sa Radyo, kausapin kung sino man yung congressman ng Palawan. Subukan namin out of the country kung makakausap namin si Gov. Thank you, Ma'am Christian, Sir Christian. Salamat, Sir Happy. At Ma'am, pangalan ni Ma'am? Thank you very much, Sir. Ma'am Claire, magandang.